walang huminga ng tama. 18,000! 18,000! Yung tuturo ngayon, 18,000. Okay? Tuturuan ka nila huminga ng tama para mag-heal yung body mo. Kasi based sa study doon ni Botego sa Russia, doctor siya nang tapos, hindi ko alam paano yun nalaman yun. Inoobserva niya lang yung mga tao sa hospital doon, yung mga may sakit, yung mga nakaratay. Papansin niya, huminga sila. Ganun daw huminga yung mga may sakit talaga. Tapos, inoobserva niya yung mga malalakas, yung mga athlete, yung mga kargador, yung mga magtrotroso, yung mga baby. Pag tinignan niya daw ng huminga, ang bagal, halos wala ka daw marinig. Tapos tinesting niya. Ginawa niya, yung taong may sakit, sabi niya, gayahin mo huminga to, yung bata. Ha? Gayahin mo lang. Inobserva niya, ginaya niya huminga yung bata, mabagal. Nagulo siya naka-recover. Nawala yung sakit. Lahat ng sakit, ha, dun sa libro niya, kung da-download niyo o check niyo, lahat ng sakit, literal lahat. Pag sabi ka ng sakit, yun, ano pa? Ano pa? Cancer. Diabetes. Okay, yung mga ganun, lahat ng sakit, high blood, migraine. Basta mga sakit, napagaling nila. 1970s po ito na-discover. Pero siyempre, nung mga time na yun, pasikata niya. Pero ngayon, siyempre, hindi na masyado narinig. Pero sineshare ko sa inyo ngayon, okay? Based sa research study niya, na kapag daw, ginawa mo yung tamang paghinga, yung katawan mo, pinapatay niya lahat ng sakit. Yung mismong katawan, papatay niya yung sakit. Mismong katawan, papatay niya yung virus. Mismong katawan, papatay niya yung bacteria. Okay? So, paano ba yan? Ganito lang po. Inhale. Sarado. Sarado ilaw. Bago. Yan. I-hold mo lang yan hanggang kaya mo. Okay? Pag hindi mo na kaya, itodo mo pa. Pag hindi mo na kaya, doon mo exhale. Yan. Okay? Alam mo ba, the moment na hinuhold mo yung ano mo, yung breath mo, the moment hinuhold mo yung breath mo, yung body mo nagiging alkaline? Eh di nakatipid tayo sa orange. Pali, may ganun lang palang technique. Ay, hindi na ako mag-orange. Akaso kaya mo mag-hold yun na may isang oras. Oo nga na, di ba? Pero ganito po yan. Sa maghapon, naglalakad ka. Diba naglalakad ngayon? Hold mo yung breath mo. Huwag ka hininga. Pwede naman, di ba? Tapos pag nahininga ka, hininga ka ulit. Tapos, hold mo ulit yung breath mo. Habang hinuhold mo yung breath mo, yung body mo nagiging alkaline. Tapos pinapatay niya yung virus at the same time yung bacteria na rin. Nag-heal ka ng dahan-dahan. Kaya na paano, di ba? At least naging useful yung paglalakad mo. Dati naglalakad ka lang ng wala. Oh. Wala, hindi naman gumagaling. Wala ka, wala. Ngayon, alam mo na. Di ba? Hinuhold mo na yung breath mo. O kaya, kung nasa bahay ka, nanonood ka ng TV, nagpe-Facebook ka, minsan huwag ka humihinga. Hold mo yung breath mo. Hanggang kaya, tapos exhale. Okay? Based sa study niya kasi, pag daw hinuhold yung breath, may ano yun eh, basta, di ba sabi nila ano, pag nag-inhale ka pumapasa ng oxygen. So nangyari, pag hinold mo yung breath mo, yung oxygen, tapos habang nakahold, pumapasok siya dahan-dahan. Eh pag binugan mo na kaagad, hindi pumasok talaga yung oxygen, hindi mo absorb. Kumbaga hindi nag-marinate yung oxygen sa loob ng katawan. Nagigets nyo? Di ba bakit mo minamarinate yung pagkain para maging malasa? Pag nag-inhale ka, tapos binugan mo kaagad, hindi na marinate sa loob ng katawan mo yung oxygen. Ang gusto mo mag-marinate siya. Okay? And based on study, kung gusto mo talaga lumakas ng katawan mo, dapat, every time hinuhold yung breath mo, at least, na-hold mo siya ng at least 30 seconds. 20 to 30 seconds at least. Para namamatay talaga yung kung ano man meron yun sa katawan mo. Okay? Kung na-hold mo siya ng at least 1 minute, ay lumalakas ka lalo. Pag na-hold mo siya ng 2 minutes, close to ano ka na superhuman ka na nun. Tsaka hindi ka talaga tatablan ng kahit anong sipon, sakit, or what. At, ang effect po niya mabilis. Yung gulay, pag nag-gulay ka, 1 week pa, diba sabi ko? Eto hindi. Pag ginawa mo ngayon, nag-a-alkaline yung body mo. Lumalakas ka na. Instant. Nag-guess mo ba? Parang swimming. Parang swimming. Kaya yung mga nagsiswim, tsaka yung mga nagbubuhat, malalakas yung katawan nila rin. Bakit?
Di ba pag nagsimig ka? O, pag nagbubuhat ka? Naka-hold ko ng breath. Ilang segundo yun? 20? 30 seconds? Tapos exhale. Kaya malalakas katawan nila. Pero na lang kung pangit yung diet ng ano, nagbubuhat. Talagang minsan nagkakasakit din. Pero ibig sabihin, lumalakas katawan nila. Okay? At kagandahan, ito, sa mga gusto magpapayat. Pag nag-hold ka ng breath, yung fats mo natutunaw. Okay? Kaya tignan mo yung mga nagsiswimming, sexy sila. Kasi, hold sila ng breath. Dami ko nang tuturo sa inyo, no? Ewan ko na lang kung ano pa, magkasakit kayo, no? Itong matututunan nyo, hindi nyo itong makikita sa YouTube. Di ba wala nang natuturo nito eh. Lahat nakakatakot na nilalabas ngayon sa Facebook eh. Imagal Phelps. Oh. Okay, puro COVID, ganun. Okay, ang dami ko lang. Alas sa'yo na yung lahat na naituro ko, di ba? And lastly, last part na ituturo ko, last part na, di ba? Ano naman pag-usapan natin? Number one, elimination. Number two, yung diet mo. Di ba? Para ma-cleanse, ma-purify yung body mo. Tapos next, yung dry fasting para malabas yung mga ano. Tapos next, yung mga antiviral, antibacterial na tinetake. Tapos ito, instant. Instant effect. Di ba? Ito yung last part, di ba? Ito yung pinakamalakas sa lahat. Ready na kayo? Dinaig pa to ng instant. Di ba? Kumbaga kay Goku, nag-aano na siya dito. Ultra instinct. Ultra instinct na. Ultra instinct na. Ready na kayo sa last part? Okay. Yung pinakamalakas sa lahat, alam nyo kung ano? Pananalig. Yun? Ay, idol, pananalig. Okay. Mahirap kasi na ano, dami mong pinapaniwalaan mo. Tapos pagdating, takot ka rin ba lang, Lord? Baka maapektuhan ako ng virus. Hindi. Di ba? Alam ba, di ba yung, di ba sabi nga sa Bible, you are created in the image and likeness daw? Yes. Okay, so, di ba, ginawa ka niya talaga na ano, maging maganda, maging healthy. Kaso yung fears mo, ay nagkopos talaga ng pagbaba ng immune system mo. So, manalig ka talaga na hindi ka tatablan. Amen? Amen! Yan. Hindi tayo tatablan ng kahit ano kasi nga, love tayo ni God. Yes. Tama po ba? Yes. Kahit hindi ka maniwala sa kanya, love ka pa rin niya. Yes. Di ba? So, wag mong ano yun, wag mong aalisin yun na yung prayers mo. Kumbaga, sabi nga di ba, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ito yung mga gawa, yung mga tinuro ko. Tama? Tapos meron pa tayo isa pa. Kasi nga, manalig ka. Ewan ko na ng... Dapuan ka pa talaga ng kahit na anong virus. Di ba? Kahit anong klaseng virus o death, kaya ka isa gift ni God, di ba? Yes. So, tatin, meron tayong God, meron din tayong mga techniques na pwede palakasin. Eh, talagang lalakas po tayo. Okay? Excited ba kayo apply? Yes! Unahin yung mga ano ah. Unahin yung muna yung elimination. Tapos, of course, pangalawa yung gulay-gulay, prutas-prutas, smoothie. Okay, tapos mag-dry fasting kayo. Tapos ang gagawin nyo yung breathing, then tapos yung mag-take kayo ng mga coconut oil. Mura lang sa mercury yun. Magtataka ka, wala, pag nagbuta ka mercury ngayon, wala nang alcohol. Pero may coconut oil. Hindi nila alam yun. Huwag mo sasabihin dun sa katabi mo. Ano yung bibilin mo? Ah, wala. Ikaw, alcohol naghahanap ako eh. Ah, sige, hanap ka dun. Bakit ikaw ano yung bibiling basta? May hinahanap ako eh. Kasi makikita niya, ano yung coconut oil na yan? Ah, wala, ano lang to. Gagamitin ko pang luto, mga ganun. Pero ba't ang dami mong binibili? Gaganon siya sa'yo, no? Ah, wala, kasi marami kami lulutuin sa amin eh. Siguro, ano yan, no? Gamot yan sa ano, no? Sa virus, no? Okay, may gamot dito para sa baron, dito tayo. Wala na. Mauubusan na yun, di ba? Ayun. So, meron namang mga ano eh. I think may mga networking din na may mga coconut oil din na binibenta eh. Pwede mag-value pa sa kanila, no? Brad, baka meron kang murang ano dyan. Baka presyong kaibigan. Oo, oh, di ba? Nagkatulungan pa kayo. So, I hope, ayan, na-equip kayo today. Marami kayo natutunan? Yes! I know, mas naging confident kayo ngayon sa sarili nyo na, yan, damihan natin mga postings natin ng mga nakakatawa. Kasi ang dami ngayon madadrama at takot sa Facebook. Di ba? Para huwag tayo mag-spread ng fear, mag-spread tayo ng laughter, ng happiness, nasa ngayong mga panahon ngayon. Okay?
Tsaka kung may tinatago kang kadramahan after na ng COVID, pag wala na yung COVID, mag-post ulit tayo ng mga patama, mag-post tayo ng mga kadrama. Pero ngayon, wag muna kasi, ano eh, baksak moral ng mga tao eh. Di ba? I-boost muna natin lahat isa't isa. Okay? So yun lang mga kaibigan, I hope to see you again next time dito sa ating Growth Thursdays. And God bless you all. Thank you.